Alam ba ninyo na kapag ang isang pasyenteng may COVID-19 ay dinala, ginamot at namatay sa ospital, ang ospital ay tatanggap ng 700,000 to 1 million pesos? Small wonder na ginagawa itong racket ng ilang ospital. There's big money for the hospital for each COVID patient. Ganito ang nangyari sa mag-asawang Angeline at Charlie at sa kanilang baby. Kaso ito ng malpractice at corruption. Bakit ang isang plain case ng dehydration at kabag ng isang 9-month-old baby ay nauwi sa kamatayan? At pagkatapos, ayun na nga, papalabasin ng ospital na COVID case. Madalas po nating sabihin na ang ina ang unang guro ng kanilang mga anak. Ganun din po, sila din ang unang doktor ng mga ito na nagbibigay ng lunas sa kanilang mga sakit. Pero paano kung ang kalaban ng isang ina ay totoong doktor na nagsasabi na walang mali sa kanyang anak? Ano pong reason bakit hindi na nasa ospital yung bata? Noong Monday po kasi, napansin namin na parang nilalagnat at nagtatay yung bata. So, noong hapon po nagsimula yung paglagnat niya, dumumi naman siya sa unang pagkakataon nung gabi. September 2, 2021, nang dalhin nila sa San Lorenzo Hospital sa Quezon City ang sanggol na si Charlie De Luna. Noong una ay inisip nilang nagngingipin lang ang bata dahil nakita nilang may puti-puti sa gilagid nito. The following day, tinay pa rin namin mag-observe. Pero dahil napansin namin na parang matanda yung bata, Wednesday, nag-decide na kami ipa-teleconsult siya. Nagreseta at nagpayo ang doktor, mas magandang madala ang baby sa ospital para sa laboratory tests at obserbasyon. Kuya Mon, sa simula pa lamang, itinanong na ni na Angeline kung ang ospital ay tumatanggap ng COVID patients. So, sabi naman po ng ospital, hindi tinatanggap pagka nag-positive kasi meron po silang antigen test na ginagawa. Hindi mapakali si Angeline dahil matamlay ang bata. Hindi kumakain. Sabi ng nurse, Mami, dehydrated po yung anak nyo, kaya hirap po kami. Mami, natin siya agad-agad pwede ni-admit. Kailangan po niya mag-antigen test kasi report po niya sa amin. In-antigen, sabi na una siya. Nung lumabas na yung result negative, nakiusap si Angeline na kung pwedeng lagyan muna ng swero ang bata, hindi siya mapakali. Maya't maya ang tanong niya kung may kailangan bang gamot para sa anak. Ang sagot po nila, Mami, yung mga bata po kasi hindi basta-basta yung nireresetahan ng gamot. Ang gawin po ninyo, ituloy niyo yung gamot na nireseta ng pedya. Kapag pinapainom nila ng gamot ang bata, ay isinusuka lang nito. Ang unang finding sa kanyang anak ay acute gastroenteritis at dehydration. Nang lumabas ang resulta ng stool exam, ay may amoeba daw ang bata. Noong first day nga po, noong madaling araw, hindi siya nagkakulong, lumalapit na ako sa kanila. Sabi nila, Mami, yung anak mo po may amoeba, matamlay, natural po yan, normal po yan, at wala pa po 24 hours from the time na sinuruhan natin yung bata. Kaya hindi niyo po kailangang mag-alala. Ipinagdadasal na lang niya na sana mali siya at tama ang mga nurse. Before po siya mag-out, sinabi ko rin po dun sa mga nurse, sabi ko,
para mapapansin ko yung anak ko mabigla. Tiningnan nila si baby Charlie. Maayos daw ang oxygen level. So syempre, me not being a medical practitioner, hindi naman ako pwede kumontra lang ng kumontra just based on mother's instinct. Kaya sabi ko, okay, tumahimik na ako, hindi na ako magsalita. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang doktor na tumitingin kay baby Charlie. Mami, yung anak niyo, may amoeba po siya, active gastroenteritis po ang findings natin, moderately dehydrated po siya pagpasok, you have to wait po kailan siya makaka-recover. Nung pinasok ko naman si baby, wala naman silang sinabi na hindi namin kayang gamutin yung bata. Napansin ni Angeline na nanlalamig ang palad at talampakan ng anak. Hintay pa po tayo ha. Sabi niya, namumutla po yung anak mo kasi dehydrated niya po. Yung panlalamig po, yung manamig po kasi sa kwarto niyo. Sabi ko, okay. Pero ako po sa totoo lang, naiinta. Pagdating ng Biyernes, dumumi ang kanyang anak ng clear and slimy fluid. Naalerto siya, kaya dinala niya ito sa nurse. So, may mali, sabi ko sa kanila. Sabi nila, mami, yun nga po, mali. Sabi niya, may amoeba po yung anak niyo. Yun po yung mali sa anak niyo. Sabi ko, the nurse. Sabi ko, okay. Pumasok na ako ng kwarto. Hindi lang siya, tapos nakita ko po sa mata niya. Iyerik na sa sobrang antok. Pero doon sila. Iyerik. Sabi, ano pa yung problema? Di, nung may pumasok ulit ng nurse. Sabi ng nurse, Nung kinagabihan na may nag-rounds na nurse, ay natuwa siya na may timbangan itong dala. Nang papalitan niya ang diaper ng bata, nakita niyang may kulay na ang dumi nito. Natuwa siya at inisip na mukhang tama ang mga nurse at doktor. Pagbaba ko po ng legs ng anak ko kasi nagpunasan ko na, kita ko po yung parang niya, kulay ba yun? Pinilit ni Angeline na ma-ultrasound ang kanyang anak. Minu-ultrasound yung anak ko, nagre-reklamo din siya kung makalaw. Tapos, sabi ko sa dali na lang, baby, umuulo na naman siya. Nagpaiwan si Angeline para sa resulta. Pag-akyat po nung Dr. Charlie Arcelia, nakangiti ko po siyang nagbalita sa akin na may kabag lang daw po yung anak ko. Sabi ni Mami, may kabag lang po yung anak niyo. Sabi ko naman sa inyo, wala kayong dapat ipag-worry. Tuloy niyo lang po yung hot compress. Nag-reseta na rin po ako ng pampauto. Tapos narinig ko siya. Sabi niya, ma, sabi niya, ma, nakapagmamal. Dalawang beses lang po, wala. Sabi ko dun sa mga, hindi ko na lang ako, sabi ko, nurse, doc, nurse, ano yung nangyari sa anak ko? Sakto sumilip yung doktor. Pagsilip niya, biglang pagbalik nila, ang dami na nilang dalang gamit. May oxygen, nanghihingi kong oxygen, na ilangarang ko nang hihingi. May kung ano-ano pa, hindi ko alam kung ano yun. Hindi na mapakali si Angeline. Sinusundan niya ng tingin ang mga ginagawa ng doktor at nurse. Sabi ng doktor, nire-revive po namin yung anak mo. Nire-revive. Sabi niyo, kapag lang eh. Sabi niyo, nagsasayin niyo. Sabi niyo, mami, ba lang ano nangyari eh. Ano nangyari? Sabi ko, ano nangyari eh. Yung asawa ko, alam niyo siya nung harap sa akin. Ang kailangan nilang gawin.
Iniisip ni Angeline, nahihinga pa ang kanyang anak. Ayaw niya itong pakumutan. Ayaw niyang patakpan. Namatay si Baby Charlie na hindi malinaw kay Angeline kung ano ang dahilan. Sa death certificate ng baby, ang nakalagay ay COVID suspect. Sabi ko, hindi ko pipirmahan yan. Hindi namatay sa COVID ang anak ko, alam niya yan. Sabi ko sa kanila, hindi ako pipirma. Sabi ko, magpatagalan tayo. Walang mangyayari pirmahan. Palitan niya yan, palitan niya yan. At the back of my mind, sabi ko, bakit ko pipirmahan yun? Para sunugin nila yung katawan ng anak ko. Tinutuo ni Angeline ang sinabi, nakipagbatigasan siya. Alam niyang hindi COVID suspect ang kanyang anak. Una, hindi tumatanggap ang ospital ng COVID positive. Pangalawa, pareho silang nag-negative sa antigen test. Sa pangalawang pagkakataon ay may pinapirmahan sa kanya na panibagong death certificate. Gumawa ulit sila ng bagong death certificate na ang nakasulat. Parang cardiorespiratory or something. Tapos tested for COVID antigen twice negative result. Kailan mamatay ng anak niya, hindi in-explain ng doktor. Hindi ko ano talaga yung naging sakit niya, magbibigay sa amin. Hindi kong sinabi ng test. Ako po talaga, yung mga bagay po tayo, hindi nakikita agad. Magulo po talaga yung gustong malaman ni na Angeline ang katotohanan. At kung ang ospital ay naghahabol ng ibibigay ng DOH para sa mga COVID patients, ang dami kong namatay doon. Hindi ko po alam kung lahat yun COVID rin ang declaration nila. Kasi ang sabi po nila, pag COVID daw, napaalisan nila ng walang bayad. Kasi malaki po yung deductions loan at the same time nakakatanggap daw po ang mga ospital ng 700,000 to 1 million pesos per COVID patient na inassist nila na namamatay. So hindi ko po alam kung isa yun sa mga dahilan kung bakit nila nilagay na COVID case ang anak ko. Pero katarungan po ang hinihingi ko. Mga kaibigan, ang totoo, may ilang report na kaming tinatanggap na ganyan. Kinakausap ng ospital ang mga kaanak ng pasyente para mailagay sa death certificate COVID-19. Kung wala kang pambayad sa ospital, hindi ka mapapayag. Lalo na kung may kaunting halagang makukuha ka kapalit ng pagdideklara na COVID ang ikinamatay ng pasyente mo. Natay na nila yung anak ko. Gusto pa nilang pagkakitaan. Hindi po yung makatarungan. Sabi ko nga po dun sa nurse, one day, two days, mahaba na yung 3 days. Limot nyo na yung anak ko. Pero ako, habang buhay, hindi na namin sa kasama. At hindi lang ako ang nawalan. May mga kapatid siya, may tatay siya, may nawalat lolo siya, sumahan-mahan siya. Kung naging makulit man ako the whole time na nandang ako sa ospital, yun ay dahil nanay ako at nararamdaman kong may mali, pero wala. Hindi nila pinansin. Wala silang sinabi. Nalaban po kami. Nalaban kami hanggang sa dulo. Lalo na pag napatunayan may pagkakamali sila. Hihintay po namin yung resulta ng autopsy. Magbabalik po ang isumbong mo kay Tulfo.